Nagapos natin ang pag-aaral tungkol sa The Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints, commonly known as LDS. At nakita natin kung bakit hindi sila may tuturing na iglesia sa Panginoong Diyos at bakit hindi natin sila may tuturing na mga Kristiyano. Ito ay sapagkat sa kanilang mga practices and sa kanilang mga doctrines na lihis sa itinuturo ng Biblia. Well, sa pagkakataong ito naman ay isa pang kagaya nila, ang Iglesia ni Cristo ni Manalo. Tayo ay, ang Sunday School natin, ang tema natin is polemics. And gano'n ito kahalaga sa atin bilang kayo na umaatid dito, hindi naman nakaka-attend din yung mga iba. Kaya yung bigat ng responsibilidad ay naatang din sa inyo kapag dumating na yung mga cases na kung saan ay magagamit natin ito para proteksyonan ang ating mga mahal sa buhay against the wiles of the devils using these false churches. Itong Iglesia ni Cristo ni Manalo, alam natin na napakarami na nito, kalat na sila. At kahit saan ka magpunta, hindi mo alam yung mga member nito. Ikaw ay hindi ka maingganyo ng kanilang mga aral dahil alam mo na yung tinatayuan nating mga doktrina. Subalit, marahil, lalo pa yung mga anak natin ay may mga kaibigan sila, kaklase, kakilala, na mag-iingganyo sa kanila kung hindi man ngayon pagdating ng araw. At maaari silang madala ng kanilang mga pamaminosopiya. Eh ikaw, kung hindi mo alam kung paano sila sasalungatin at kung paano mo tatayuan ang ating aral laban sa kanilang pag-atake, ay paano mo maipagsasanggalang o mapoproteksyonan yung mahal mo sa buhay? Diba? Sa mapandayang aral ng mga ito. Kaya ito ay isang bagay kung bakit natin masasabi na mahalaga na matutunan mo ito kasi pwede mo sasabihin na alam ko na naman, hindi na naman ako madadaya ng mga yan. Oo nga, hindi ka madadaya, pero kaya mo ba na sila ay salungatin sa kanilang aral? Well, kung hindi ka equipped, ay mahirapan ka. At saka, ito'y isa rin paraan ng Banal na Espiritu upang ikaw ay gamitin sa pagtaguyod ng ating pananampalataya. Itong nakikita nyo ngayon, umpisa na natin, ano? Itong nakikita nyo ngayon ay ang kauna-unahan na establishment na itinayo. Ito'y sa Punta Santa Ana, Manila. Ito itinayo, or sabi nila, no? It was founded in July 27, 1914. At ito ay registered as Corporation Soul. So, kita nyo ba yun? Nakasulat yun. Iglesia ni Cristo as Corporation Soul. Ito ay nagbibigay ng security sa pag-aari ng pamilya kung kanino ito nakapangalan. Ito ay naipangalan kay Felix Manalo sapagkat siya ang nagtayo ng sama na ito sa Pilipinas. So as Corporation Soul, ito ay kakaiba doon sa tinatawag na Corporation Aggregate. Kahit marami sila, pero hindi ito nila mahawakan ang mga property para sa kanila, kung sino mang mga involved doon, mga namumuno doon, hindi nila mahawakan para sa kanilang sariling kapakinabangan yung mga properties ng ISA sapagkat ito'y registered as Corporation Soul, sapagkat ang Corporation Soul ay nagsisecure ng perpetuity ng pagmamayari. Kaya nga ngayon ay meron, namatay na siya, pero yung kanyang mga yung buong pamilya niya ay may hawak dito sa Iglesia ni Cristo sa property. Meron silang kapangyarihan doon, may authority doon, pero sa paanong paraan? Through puppeteering. Na yung si Eduardo Manalo na siyang leader ngayon ay hinahawakan nila na para isang puppet para sila ay
magkaroon ng kapangyarihan, di sila pa mapapakialaman ang mga properties ng Iglesia ni Cristo kung hindi nila idadaan doon sa executive minister nito na si Eduardo Manalo. So during the American colonial rule in the Philippines, many alternate Catholic doctrines were established. Na dyan na tayo ang Iglesia Filipiniana Independiente en las Islas Filipinas. Nandyan na tayo ang Emily. At doon nakita ni Felix Manalo, siya ay ang mga magulang niya, Katoliko, mayroon siyang uncle na pare. At doon niya nakita na po pwede pa lang talagang hindi. Kasi niya gusto ang reliyon na si Romano Katoliko na namamayagpag ng panahon na yun. Kaya parang nakakita siya ng way out. And in 1913, Felix Manalo founded one such independent Christian church called Iglesia ni Cristo. So it was as far as 1913. It was registered under the U.S. administration of the Philippine government on July 27, 1914. The members of the congregation upheld Felix as the last messenger of God. And before Felix died in 1963, the Iglesia ni Cristo had built 125 chapels and 35 cathedrals across the country. 1963, no, siya namatay, no? Sa ulcer. Ewan ko napanood yun. Pinilikula yung kanyang buhay at ginanapan niya ni bilang bida si sinong artista yun? Si Dennis Trillo. Napanood niyo ba yun? Ha? Maganda yung si... Ah, maraming pumila. Ang nalikor yung mga membro. Kinakailangan kasi maging mapagtibay sila doon sa kanilang sugo eh. Sa para, ano mo, way na rin niya ng pagsemento sa kanila, ng pagkilala nila sa kanilang sugo. Sa kanilang pasugo, yun ang kanilang magazine, July 1989, page 109, the Valley of Punta Santa Ana lies at the confluence of the Pasig and San Juan Rivers. In this place, Brother Felix E. Manalo began fulfilling the prophecies of God about his last messenger who will emerge in the Far East at the time called Ends of the Earth. He first introduced the church to the workers of Atlantic Gulf and Pacific Company. The first fruits of his preaching were baptized at the Pasig River in late 1913. From this handful of believers, the local of Punta in particular and the Iglesia ni Cristo in general grew in a dynamic progression. Doon naman sa Pasugo, May 1996, page 10, si Felix Isagon Manalo ay ipinanganak sa Tipas Tabig Rizal noong Mayo 1886 na lang. No? Kung siya'y buhay pa, 110 taon na sana siya sa taong ito. Ngunit 33 taon na ang lumipas mula noong Abril 12, 1963 nang siya'y pagpahingahin ng Diyos sa gulang na 77 matapos niyang pangasiwaan ang iglesia sa loob ng halos kalating siglo mula sa mga huling buwan ng taong 1913. So, nung mga bago-bago pa, no, mga 19s, so, kagaya sa 1989, ay kanila pang, hindi pa nila itinatago na itinayo noong 1913 kanilang samahan. Pero ngayon, hindi mo na yung makikita sa kanilang mga babasahin, sa kanilang mga pagsalita. Tinago na nila na nagpasimula ang kanilang iglesia noong 1913. At kung bakit nila ito tinago, ay mamaya pag-uusapan natin yan. Siya ay nagkaroon ng dalawang asawa. Una si Tomasa Sereneo at pangalawa ay si Honorata de Guzman. So, meron siyang religious journey. Una siyang napamembro doon sa tinatawag na Coloro. Sa Lukban, Quezon. In 1904, he joined the Methodist Episcopal Church. He studied in Ellenwood Bible Training School, became pastor of a Presbyterian mission,
During this period, he adopted his mother's surname. Kaya, mapapansin mo na siya mayroon namang pinag-aralan din sa Bible school at saka Presbyterian pa. So alam niya rin yung mga ilang bagay na tinulod niya mula sa ating doctrine at medyo tinimpla niya ng iba para makabuo siya ng unique lang sa kanya. So, 1907, naging evangelist siya ng Christian Missionary Alliance. Parang hindi niya ito yung kamakop ngayon. And 1911, he became a worker of Seventh-day Adventist. Na kung saan nakilala niya ang kanyang co-worker, si Honorata de Guzman. At siya ay nakipagtanan dito. Kung kaya naman siya ay dinisiplina ng Iglesia. Ito yung noong 1913. Ano? At siya din ay na-influensyahan ng mga free thinker. And naging free thinker din siya in a while. And merong nangyari sa kanya na parang isang bagong phase noong kanyang pagtatayo ng Iglesia. Ginawa muna niya ang ganito. After a 3-day closed-door meditations or study, he emerged as the last messenger commissioned to establish his own religion. Sa English ng Pasugo, God's Message, September 1994, nakasulat doon, "His exhaustive study of religions and the Bible led him to the conclusion that none of the existing churches then remained faithful with the biblical truth. Therefore, none of them is the true religion. His meditations assured him that God was commissioning him to preach the true church of Christ." So, influensyado ng free thinker, no? So, hindi siya nag-claim ng para sabihin natin na vision na kumatag po sa kanya ang isang anghel, walang ganun, na hindi kagaya ng mga kiniklaim ng mga iba na just si Angel Gabriel o kaya nakaharap niya si Jesus o nakaharap niya ang Diyos. Hindi ganun na sa kanya, no? Sa kanya may pagka-philosophical ang kanyang realization. Hindi ko masasabing realization ito, no? Pero on his part, parang sasabihin niyang illumination na rin and realization na siya pala, ayon sa kanyang pag-aaral, no? Wala nagsabi sa kanya, wala siyang claim na divine revelation or vision na siya pala yung huling messenger. Pagbukas siya sa Bible, nakita niya, ako pala ito. Parang, di ba? Parang nakakatawa naman yun, no? Ako to tinutukoy dito. Self-proclaimed, no? Na messenger. So, tingnan natin yung succession ng leadership. Nang namatay si Felix at dahil yan ay corporation soul ang kanyang itinayong iglesia, ay yung nasa dulong, ito yung sumunod sa kanya, yung kanyang anak, no? Si Brother Eranio Manalo. Namatay yan sa edad na 85 years old. Nabutak pa nang namatay si Eranio Manalo. And yung anak niya na ngayon, si Eduardo Manalo ang kumalili bilang chief executive minister ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. So tingnan natin yung kanilang means of evangelism. Sa kanilang website, ito ang nakalagay. "Members of the Iglesia ni Cristo gladly fulfill their duty to share the faith. They invite all people to attend Bible study sessions in their homes and evangelical missions held in the houses of worship and in public venues. The Church of Christ also uses mass media in spreading its message of hope to a broader audience." So, sa ganyang paraan din ako na pamembro dyan sa Iglesia ni Cristo sapagkat doon sa aming sitio, sa Loob Calumba, baluwagi talaga ng mga Iglesia ni Cristo yun. Yung lolo ko nga ay
yun ay binata pa, iglesia ni Cristo na. Hanggang sa mandamig na lang at sa at naging born again daw through the sharing ng gospel ng akin ng tita ko na one is Pentecostal. So, yung kaklase ko, na-invite ako sa kanilang bahay at doon ay nandun yung manggagawa at yun ay doon ako nagpa-doktrina. So, hindi ako kabisa noon, hindi ko pa alam ang mga laman ng Biblia. Hindi pa ako nakakapagbukas nito, kaya first time mabuksan sa akin ang Biblia. At ako ay nagkaroon ng interest yun, natuwa ako. At hanggang sa natapos ko yung lessons, I think it was 23 pa or 24 lessons, hindi ko natiyak. Baka 24 lessons yung nag-underwent ako noon. Pasugo, God's message, ito yung kanilang, kumbaga sa atin, yung social media, di ba, meron tayong Facebook, nung mga panahon na yon, ito yung kanilang pinapakalat para kung kahit walang social media, talagang yung kanilang aral at ang kanilang iglesia ay napopromote nila. Pasugo, God's message. The monthly official magazines of the church carries mainly religious articles and church news and features. Its maiden issue came out in February 1939 and was called Ang Pasugo. In 1978, it released its first international edition called God's Message. Since 2004, the two editions have been merged. Its official website is at pasugo.com.ph. Aside from the magazine, the church also has other publications such as books, pamphlets, leaflets, and flyers for worldwide distribution. Pagdating naman sa television, so INCTV is the flagship television station of the Church of Christ. The church first ventured in TV evangelism with the Ang Iglesia Ni Cristo program, which premiered over a major TV network in the Philippines in February 1983. So, nung nagpasimula sila, February 1983, ang dating daan ay nagpasimula noong 1984. So, halos magkasunod na sila sa television. Net25 opened in 2000 and GMTV 49 in 2005. In 2012, the Christian Era Broadcasting Service International Incorporated rebranded the latter as ISTV, which features an all Iglesia Ni Cristo program format through the cable TV stations. The church programs are also available for viewers outside the Philippines. Aside from the official websites of Pasugo, God's Message Magazine, INC TV, and INC Radio, the church also maintains websites such as incmedia.org and incgiving.org and social media pages for its Christian family organizations, Iglesia Ni Cristo News Updates, Iglesia Ni Cristo Media. The church has also been utilizing video conferencing and live streaming technology to host international evangelical missions on air and online. Likewise, mobile apps for INCTV and INCR Radio are now available to all for free at app stores. So, ganyan nila ni-utilize. Yung mga sabihin natin, avenue ng pagpapakalat ng kanilang aral. At mabisa talaga ang mga ganito ng mga avenues. In fact, kahit sa FB, so yung mga pamagat ng kanilang mga programa, hindi mo naman mapapansin na ito ay pangit. Puro mga ganda yung mga napipili nila na pamagat, di ba? Ito ang payo, inspiring story. Kaya para bang clickbait ikaw nga, no? Yung kanilang mga programa. At marami silang itinuturo doon na magagamit beneficially sa practical living. Well, sa religious sphere, ay nakita natin kung gaano kabisa ayan. Kaya naman ang mga kultong mga iba ay gumagamit din ng mga ganito. Sa FBI,
makikita mo na merong mag-i-invite, lumapit ka kay Jesus, ganyan, or malalaman mo ang katotohanan, sumali ka sa grupo na ito, or mag-sign up ka para sa free lectures, or free Bible studies, mga ganyan. At may makikita ako ng mga nagla-like ng mga evangelical pastors, yun hindi nila inaalam kung sino bang samahan ang nasa likod ng mga ganyan. Ay, kagaya nung isa na tinignan ko yung nakalagay doon na pinaka thumbnail, eh, nakita ko sino yung preacher, so inalam ko, sino ba itong si Liam na ano ito? Eh, yun, nakita ko na isa palang swindler doon sa Korea. Marami na mga nahikayat na siya'y nagsasabing siya pala yung Kristo. At wala rin pa pinagkaiba sa mga iba na mga nagsasabing sila ang Mesiyas, no ba? Pare-pareho lang. So, iba't iba lang yung mga packaging nila, di ba? Pero minakita akong mga nagla-like doon, nakakilala ko. Maging ang yung tawag dito. Kasi hindi nila inilalagay kung anong samahan sila, kung anong iglesia sila eh. Diba? Nandun lang yung parang pang come on na ipinoprote si Kristo. Si Kristo talaga yung kalang ipinapakilala. At maging ang mga Mormons, meron din ganun. Pero hindi malalaman ang sa Mormons yun. Mag-iimbita sa'yo na para ikaw ay mapalapit ka kay Kristo. Siya ang kailangan mo. Ganyan, ganyan. Pero tinitang ko yung kanilang address, di ba? Tinitang ko sa Google Map kasi may address doon. So, Malabar Street. Oh, tinignan ko doon. Uy, malapit sa Legend Hotel. Oh, ayun. Saan pala yun? Sa LDS pala yun. Nakita mo? Marami din mga naglalags doon. So, ito yung kanilang mga favorite Bible versions. Tagalog Popular Version, Moffat, Lamsa, George Lamsa, translated from the Aramaic text of Peshitta, believing it to be more authoritative, but the original is clear Hebrew in the Old Testament and Koine Greek in the New Testament. Of the available translation from Hebrew, Jesus and the apostles employed the Septuagint. Lamsa's anti-Trinitarian stance appears in the bias of his translations. Like sa John 10:30, nakalagay doon sa George Lamsa, the Father and I agree. Kaya mas pamuri lang gagamitin yun kaysa doon sa original na the Father and I are one. Kaya napakahalaga ang mga Bible versions sa kanilang paggamit para sa kanilang Christology. So, kung titignan mo kanilang aral, dati tago lang yung mga aral nila, ngayon meron silang website, hindi na nila tinatago ang kanilang aral. Matapang na sila ngayon. The set of beliefs upheld by a religious organization says a lot about its true character. The religion that God deems worthy is that which adheres to His teachings written in the Holy Scriptures. So talagang parang may gano ka ba? Yung palang mga turo lang, galing pala sa Bible. This is what distinguishes the Iglesia ni Cristo from other religious groups. It faithfully upholds the teachings of the Bible. Nakita mo? Ang ganda ng kanilang pananalita, which lead to the right spiritual path. Huh? Faithfully upholds, lead to the right spiritual path. Ganda pa yung galing nila. What follows are brief explanation of the fundamental beliefs of the Iglesia ni Cristo as classified in today's topic. So, titingnan natin doon yung the Lord Jesus Christ, ang kanilang Christology. At dyan ay mapapansin mo, pag binasa mo yan, Jesus Christ is perfect man. Ganyan ang kanilang stance. Redeemer and Savior. Maganda naman, totoo naman. At tama rin na siya perfect man. Tama naman yan. Founder of Christianity, tama yan. Eh, pero sa tatlong katotohanan ay may nakasingit na maling aral. He is not God. Oh, ito yung kanilang nakasulat doon sa website nila tungkol sa kanilang paniwala sa Panginoong Kristo. The Iglesia ni Cristo believes that the Lord Jesus Christ, the Son of God, may mga talata, di ba? Is the one and only Savior given by God. Christ is the sole mediator between God and man and the only way to God. But we do not subscribe to the belief that Christ is a God-man or both God and man. He is man in nature according to his own testimony and the teachings of his apostles.
The attributes of a human being are found in Christ. He hungered, thirsted, became weary or tired, slept, and died. However, Christ, as distinct from all other men, is the only one who did not sink. He has been exalted by God and given a name above all other names, that at the name of Christ every knee should bow, those in heaven and those on earth. He has been placed by God far above all principality, power, might, and dominion, and every name that is named, and all things have been put under his feet. Christ will eventually subject all his power and authority to the true God. He had in so many instances introduced himself as the Son of God, but never did he appropriate the title God nor God the Son for himself, because he is not God, but a man. So, nakita mo yung kanilang mga salaysay tungkol sa Panginoon sa Kristo, at totoo yun, no? Yung mga talatang ginagamit nila, pag-highlight ng katangian ng pagiging tao ng Panginoon sa Kristo. At ipinakita lang nila na sa mga tao, siya yung nakahigit sa lahat, sapagkat siya lang ang tao na hindi nagkasala. At saka siya lang yung tao na itinaas ng Diyos. At mataas pa sa lahat, kahit sa mga anghel. At tinatanggap din nila na inilagay sa ilalim ng mga paanan ng Panginoon sa Kristo ang lahat ng mga bagay. At tinatanggap din nila na siya ay the Son of God. Pero sa kanila, walang deep meaning or impact yung or significance yung pagiging the Son of God. Wala silang pag-implication doon. So, tingnan natin ang kanilang main arguments. Ano? So, may pagka-philosophical ang kanilang pagtuturo at it appeals to people's mind. Yung paggamit ng logic. At isa dyan, yung tinatawag natin faulty dilemma or false dilemma. Mamaya, titignan natin kung ano yung kahulugan ng false dilemma na yan. Is Christ God or man? Sabi doon sa pasugo na sinulat ni Bienvenido Santiago. Is God a man or is man a God? So with the use of Hosea 11:9, so nandoon si Bienvenido Santiago ay ang pamagat ng kanyang article ay si Jesus Cristo ba ay taong Diyos? Ito yung mapanghamon ng tanong. So sabi niya, ano ang pinatutunayan ng katotohanan ng si Cristo ay tao? Pinatutunayan nito na hindi si Kristo ang tunay na Diyos, sapagkat ang Diyos mismo ang nagsabi na siya ay Diyos at hindi tao. Of course, alam natin na karamihan sa Old Testament na mga senaryo, alam natin yung nagpapakilala doon na Diyos ay ang Panginoong Jesucristo mismo. Yung kanyang Theophanes. Pero ano ba yung false dilemma na or faulty dilemma na kanilang ginagamit? So, false dilemma, when only two choices are presented, yet more exist, or spectrum of possible choices exist between two extremes. False dilemmas are usually characterized by either this or that language, but can also be characterized by omissions of choices. Another variety is the false trilemma, which is when three choices are presented when more exist. So, mag-iingat kayo, no? Sa mga paumilosopiya na ginagamit ng mga palsong tagapagturo na yan. Bibigyan ka lamang ng either or. Si kagaya ng paggamit ng lohika na ang Diyos ay isa. No? Ang Diyos ay hindi tao. So mamaya tingnan pa natin paano natin maintindihan may iyan. Bigyan mo natin ng sagot yung kanilang argumento. The text cited always explained the sense in which God is not man. So, nagbigay sila ng mga passages sa Bible na sinasabi ng Diyos ay hindi tao. So, they cannot be used to teach that God cannot assume the nature of man. So, hindi naman nangangahulugan na sinabi ng Diyos na ako ay Diyos at hindi tao ay hindi niya magagawa na kumuha ng kalikasan ng tao. But the point is, God will never be characterized
by the sinfulness of man. Kung titignan mo yung konteksto, ay kaya sinasabi ng Diyos na ako'y Diyos, hindi tao, hindi niya binibigyan ng highlight doon yung kalikasan ng pagiging Diyos. Kundi ang binibigyan niya ng highlight doon ay yung tao. Anong meron sa tao na hindi po pwede ikumpara sa Diyos? Ang tao ay masama, nagsisinungaling, puro kasama na sa isip, at hindi tapat sa kanyang pangako. Nung sinabi ng Diyos na ako'y Diyos at hindi tao, sabi, hindi siya ganoon. So hindi ito patungkol talaga doon sa kalikasan per se. So it is not impossible for God to become man without ceasing to be God. Para sa kanila, ito yung kanilang fallacy. Ang Diyos, pag siya nag-assume ng pagiging tao, mawala na yung pagka-Diyos na tao na siya. So, imposible naman yun. Hindi pwede mangyari yun. Pero, ang ating tinatayuan, kahit na ba siya magkumuha ng kalikasang tao, hindi naman nangangahulugan na mawala yung kanyang kalikasang Diyos, di ba? Idagdag niya sa kanya. At yun ang nga nangyari. The proof, yung Theophanes, God in the appearance of man, but recognized as God. Yun nga, yung pagkakataong tao ng Panginoon sa Kristo, yung pre-incarnation state niya sa Old Testament, na kinausap niya si Abraham, kumain siyang kasama ni Moses at ng mga 70 elders of Israel. At yung mga pagkakita sa kanya ni Isaias, maraming nakakita sa kanyang mga propeta, yun ang Diyos na nakita sa anyong tao. At yan ay hindi mapapabulaan, at talaga nakasulat na sa Bible yan. So analogy, Bible production, INC are strong believers in inerrant Bible. Sabi nila, ang Biblia daw ay hindi magkakamali. Pero, sabi nito, a union is possible between divinity and humanity without prejudice to either nature. Ibig sabihin, di ba ang Bible isang aklat? Mga papel yan, may sulat yan, mga tinta. Bilang literal, physical na aklat na sinulat, hindi pwedeng ang Biblia ay walang mali. So, yung hindi pagkakamali ng Biblia, hindi ito katangian ng isang literal na aklat. Yun ang ibig sabihin. Meron itong katangian na hindi natural sa mga aklat literatura. Ito ay may pagka-divine. So yung humanity doon, yung pagka-physical nito, nandiyan yung parchment, no? Yung papel, nandiyan ang tinta, di ba? At yung pagsulat, nandiyan ang pagsulat. Lahat ng mga sinusulat, nagkakamali yan. Pero bakit ang Biblia hindi nagkakamali? Sapagkat merong union ng pagka-divine ang Bible. So kung yun ay kaya pagiging inerrant, hindi ito nagbibigay ng pagiging humane ng Bible, kundi nagbibigay ito ng pagka-divine ng Bible. So kung doon nga sa Bible, pwedeng mapagsama ang divine at saka humane. At tinanggap nila ito. Yung pagiging inerrant o hindi pagkakamali ng Biblia, divine yun. So walang prejudice doon. Pero pagdating sa Diyos, hindi nila matanggap yon, hindi gumagana doon ang kanilang pagtanggap doon sa Bible. So ito pa yung apparent absurdities or hayag na kakatuwa sa kanila. Ayon si argument, the Trinity is presented as tritheism. Hindi nila kaya na maisip na yung sinasabi natin na isang Diyos, tatlong persona. Yung tatlong persona, each person is God. Hindi matanggap ng isipan nila yon. Para sa kanila, ay kung yun, hindi pwede maging isang Diyos yun. Bawat persona, Diyos, tatlong Diyos yun. Sabi ko sa kanilang pasugo, ang Trinidad ay isang misteryo na wala ng kauunawa. At paano kaya maunawaan ang aral na isa at isa at isa pa ay isa pa rin.
Anong uri pagtuturo ito? Di ba? Hindi na matanggap ng kanilang logika na pag-iisip. So, pasinin natin, the formulators of the Trinity were not so stupid not to have seen the mathematical dilemma. Yung mathematical dilemma yon yung sinasabi ni Benvenido Santiago. Sa ating natural na pag-iisip, hindi na talaga natin matatanggap na ang isa at isa pa at isa pa ay isa pa rin ang resulta. Ngayon, nakita ito ng mga, palagay mo ba yung, di ba, yung mga theologians natin, hanggang ngayon, di ba? Yung mga theologians, mga matatalino, di ba? Pero, nakita rin nila, tinanggap na sa kahit sa panahon natin, tinanggap yung tatlo ay isa. Okay? Ba't nila natanggap yun? Eh, kahit sa kanina naman, tayo, nandito. Diba? Matatalino naman tayo, may pinag-aralan tayo. Ba't natin tinanggap? Eh, dahil nakasulat. Dahil nakita natin yung implications doon sa mga talataan ng Biblia. Pero sa kanila, ang pinamamayani nila, yung kanilang logical na pag-iisip. Tayo, ang pinamamayan natin ay ano yung kapahayagan ng Diyos. Ito man ay kumokontra o nagde-defy sa logic ng tao. The formulation of the Trinity is forced by inescapable exegesis which is above human logic. Kaya it takes humility sa physical na aspeto, no? Pero of course, it's the working of the Holy Spirit na tanggapin natin ang katotohanan na nakita natin sa Bible, ito man ay kumukontra doon sa ating logical na pag-iisip. So, ang sagot dyan sa apparent absurdities, the oneness of the Godhead does not preclude the plurality of persons. Yung pag-iisa ng pagka-Diyos, hindi naman ito inaalis o inisasapera yung pagiging marami ng mga persona doon. Kasi yun yung tinatawag natin eh, na although God is one, and yet in that one God, there are three persons. So saan sila gagamit ng argumento na yung ating tinatayuan na kapag may three persons sa one God ay hindi po pwede yun sa Bible. Wala. Wala silang pinagpuhanan nung kundi yung logic lang. Wala silang makikita sa Bible na hindi pwede. Ha? Wala silang makikita sa Bible na hindi pwede na magkaroon ng plurality ng persons doon sa one God. Kundi ang ginamit lang nila yung kalang logic na hindi pwede yun. So not everything is answerable. Eh, mystery nga ito eh, ng Godhead eh. Malinaw din sa Bible eh. Kaya hindi talaga natin yan magbibigyan ng sagot sa paggamit ng logic. But what cannot be answered is not vital to the argument. Hindi porque hindi naman natin masasagot yan sa ating logical na pag-iisip. Eh, yan naman ay hindi naman mahalaga yan sapagkat ang sa atin, ano ba yung kapahayagan ng Bible? So, textual. Texts which portray the human limitations of Christ. So, ang argument ng ISC, gumamit sila ng implied syllogism. Ganito yan. Nasa Bible, nakasulat, God is infinite. Ngayon, Christ is not God. Why? Because God is infinite. Eh, Christ is not infinite. He is finite. Bakit? And he has physical limitations. Meron siyang experiential limitations and intellectual limitations na ipinakita ng Bible. So, yan ang pagpahayag na Christ is not infinite. So, God is infinite. Christ is not infinite. And therefore, Christ is not God. Yan yung kanilang syllogism. Tinanyan natin yung itong sabihin ng syllogism nito. A specific method of logical deduction. Kanina, tinuro ko sa inyo false dilemma. Ito naman ay syllogism. Ito po yung mga philosophical na kaparaanan sa pag-intindi ng mga statement. Okay?
o sa pag-analisa ng mga bagay. Ito po, pasok ito sa philosophy. It is a specific method of logical deduction moving from the general to the particular. Every syllogism contains at least three parts: a major premise or global assumption, a minor premise, specific claim, and a conclusion. It's kind of like simple math. If A equals to B and B equals to C, then A is equals to C. At totoo po yan, magagamit talaga sa math. Okay. Ang minsan lang may nagiging nakukomment lang na error dyan kapag yung conclusion ay pwedeng magkamali kahit na meron dyang major premise at saka minor premise. May global assumption, may specific claim. Pwede pa rin magkamali yung conclusion. Hindi po yan pwede maging absolute. Ito na, ituro ko na sa inyo. So, tingnan natin ang sagot natin dyan. So, none of the text says that Christ is not God. Oh, nakasulat to, oh. Yung mga katangin ng pagkatao ng ating Panginoon sa Kristo. Pero hindi naman nakasulat doon na siya hindi Diyos. His humanity makes his limitation real. Kasi nagkatawang tao nga. Mayroon siyang mga hangganan. May limitasyon siya. Infinite attributes are also ascribed to him. Eh, ang binabasa lang nila, yung mga characters o katangian ng pagiging tao, pero hindi na nila babasahin sa'yo yung mga katangian ng pagiging Diyos ng Panginoon sa Kristo. So, nagkakaroon sila ng bias dyan. So, his limitation, of course, we believe that he has limitations dahil tao siya, but his limitations are by his voluntary choice. Mabasa mo yun sa Philippians 2, 5 and following. That this is so makes his humanity not original with him, but a matter of choice. At tao, di ba? This cannot be said of an essential human being. Bilang tao, yung bang pagiging tao natin, yung bang mga katangian natin, na pagiging tao natin, yun ba yung matter of choice? Hindi. Inherent sa atin yun. Kaya talagang tao tayo. Pero siya, pinili niya yun. Ayon sa talata. At yung origin niya, malino naman sinabi sa Bible. I have come down from heaven to fulfill the will of God or the will of my Father. Nandiyan ang mga talata, pwede mo take note, John 6:37 and others. At ito pa, mahalaga sa kanila to para establish ang pagiging tao lang ng Panginoon sa Kristo. Text which imply the subordination of the Son. So malinaw daw na state yan sa John 14:27 and 1 Corinthians 11:3. The Son called upon the Father. The Son sent by the Father. The Son exalted by the Father. So merong subordination. So hindi sila po pwedeng parehong Diyos. Ang sagot, the subordination of the Son is in office. / condition. Not in essence and nature of being. O nasa ilalim siya ng Ama, pero hindi iyon sa essence o sa kalikasan. Kundi yun ay sa office. Diba? Parang kagaya lang ng, yun, marami sa inyo ang nasa barangay, diba? Eh, merong mataas sa inyo doon. At sino? Yung kapitan. Pero yung kapitan, tsaka ikaw, parang walang tao, diba? Bilang tao, pantay lang kayo sa mga karapatan. The state of humiliation of Christ called for voluntary but full subjection to the law. His obedience to the law was part of the atonement. So, napailalim siya sa kautusan. Pero bahagi yon ng kanyang pagbabayad sala. Not for himself, but for others. So, this cannot be said of the obedience of an original and essential man. Full equality with the Father is ascribed to Him. So, full equality, pantay sila ng Ama. Makikita mo yun sa John 5:23 and 10:13. Misinterpreted titles of Christ, Son of God. Used to make the deduction that Christ cannot be God if He is mere Son of God. Ay, anak siya ng Diyos, kaya hindi naman siya sinabing God isang. Sabi sa binasa natin kanina, di ba? But this is absurd because how will this apply to the title Son of Man? Kasi yung title na Son of God, sa kanya nga yun, pero meron pa rin siyang title.
Sound of Man. Eh, kung gagamitin natin yung kalang deduction, o eh, Sound of Man lang naman siya, so hindi siya man. Diba? So, may invalidate yun, yung kanilang deduction na yun. Kasi, Sound of Man disagrees eh. Eh, di ibig sabihin, hindi rin siya tao. Kaya sabi lang, Son of God siya, so hindi siya God. Son lang. O, eh, Son of Man siya. Hindi siya man. Son lang. Diba? Pero hindi nagagamitin niya. So, how was the title understood? Equality with God's nature. Sa Matthew 28:19, nakikita natin palagi na baptize them in the name. So, singular lang. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. So, paano may pinapaliwanag yan? Wala, wala silang kapaliwanag dyan. Ano yung essence noon? Bakit merong isang pangalan lang? Why is there just one authority? Why is there just one power? Eh, Diyos yun, tapos one lang sa power, sa yung Ama, tsaka yung Anak, tsaka yung Holy Spirit. And He has supernatural origin, Luke 1:32-35. And yung firstborn of creation, na mababasa natin, si Christ is the firstborn of creation sa Colossians 1:15, Revelation 3:14, used to make the deduction that He is part of creation. O sabi, oh, panganay sa mga nilalang si Christ. So, hindi siya lumalang. Siya ay nilalang. Kasi panganay nga siya sa mga nilalang. Ay, kaya nga po panganay. Hindi naman siya first created among the creation. So, yung first created, prototype test. Pero ang ginamit sa Greek is prototokos. And prototokos is a title of ranking, not of sequence. With the background of Old Testament. Particularly Exodus 4:22. Merong karapatan ang panganay. Kaya nga, di ba, yung pagiging panganay ni, ano, ni, tawag to? Ni Esau, di ba? Bakit ganun kahalaga? Merong nga yun, may title ng ranking yung pagkapanganay niya. Sabihin siya yung nasa kanya lahat ng blessing. Nasa, yung ari-ari ng magulang niya, sa kanya lahat yung used in the context of the resurrection, Colossians 1:18 and Romans 8:29, Revelation 1:5. So, ang prototokos doon o firstborn ay ginamit sa konteksto ng tungkol sa resurrection. So, explicit designation of Christ as God. Sa Matthew 1:23, tinawag siyang God with us, Emmanuel. It is inadequate, so hindi daw sapat, to understand this to mean that through Jesus, God is with us. The whole identity of the child is God with us. Doon sa John 20 verse 28. Sabi doon sa John 20 verse 28. And Thomas said, sabi doon sa isang version, My Lord and my God. So, John 20:28, for Thomas to have it shot is an erratical and syncretical conclusion. Kasi, ano yan, di ba, malino doon, sinabi ni Thomas, My Lord and my God. Sabi ng mga ayon si, nagulat lang daw si Thomas doon. Kasi hindi niya sukat, akala, ay buhay pa lang. Diba? Pero, tingnan mo yung, isa mo, basang siya nagulat. Doon, kahit doon sa simpleng version, and Thomas siya, di ba? Meron ang version, yung sa God's Word translation, Thomas responded to Jesus. Sa King James Version, And Thomas answered and said unto him. Sabi kasi ng Panginoon sa Kristo, huwag ka nang hindi mapaniwalain. Maniwala ka na. Sumampalataya ka na, huwi ka ng Panginoon Jesus. Nung sinabi ng Panginoon Jesus yun, sumampalataya ka na, sa verse 27, ito yung 28, And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. Kaya, ano sabi ng Panginoon? Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen, and yet have believed. So, ano yung implication nito? Yung sinabi ni Thomas na My Lord and my God, ang sabi ng Panginoon, yun yung confession of faith ni Thomas. Ang sabi ba ng Panginoon? Thomas, nagulat ka lang. Hindi naman. Sabi ng Panginoon, you believe.
Dahil ba nakita mo ako, nanampalataya? So, ano yun? Para nanampalataya pala yung itamas. Yung my Lord and my God. Meron pang isang talata doon, Acts 20 verse 28. Sinabi ko sa KJV, take it therefore, sabi doon sa mga pastors, nagpa-meeting si Paul. Kasi alis na siya. Take it therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Ghost has made you overseers to feed the church of God, which He has purchased with His own blood. So, gumagamit sila ng talata na Church of Christ para ipakilala yung kanilang iglesia nasa Bible daw, Church of Christ. Hindi na ginagamit ng KJV. Kasi nung sila ay batibusin dyan, ay may sagot sila dyan. Pero tingnan muna natin. No? Sino yung God doon, Church of God? Which He? Yung He, tumutukoy sa God, di ba? His. Sa Diyos pa rin yun, sa God. To feed the Church of God, which He had purchased with His own blood. So, pasinin mo, yung God dyan, si Christ dyan, sino ba ang bumili ng kanyang sariling dugo? Sa iglesia, di ba si Christ? So, yung God dyan, si Christ dyan, which He has purchased with His own blood. Kaya yung He, sa grammar ng mga pananalita, yung God referring to He tsaka His own God. So, although the reading may be disputed, the arguments for God appears more convincing. At sasabihin natin ito kung bakit more convincing yun. At yun talagang dapat na interpretation or sabi nating version na gagamitin, translation, which makes the reference to the purchase of blood a reference to Jesus Christ. Kasi sa original, tingnan natin yung original ha, kasi sa Greek yan eh. So, pasinin may kulay, ano, yan, may kulay yung Greek. Ecclesian to Theou. Yan. Ecclesian to Theou. Or, Church of the God. So, the original Greek is Church of the God. Kaya tama lang yung Church of God. Pero ang ginamit nila yung kay George Lamsa. Ito. Ang iglesia, sabi doon sa kanilang pahayag, ang iglesia ni Kristo, ang tunay na binili at tinubos ng dugo ni Kristo, sabi nung ano, tawag yan, nung ministro. Sa tribuna, nangangaral. Ayon sa babasahin, Gawa 20:28, Lamb's Translation. The problem is, ang Lamb sa Bible ay naipublish noong 1933. Samantalang ang Iglesia ni Cristo ni Manalo ay tinatag noong 1914. Ibig sabihin, 19 years pa, bago naging basihan ng pagtuturo ng mga ministro, ang Acts 20:28. At ang masaklap, ginawa nila ng sariling Tagalog version ng Lamsa nang walang pahintulot ng mayakda. Wala pong George Lamb sa Tagalog. So, sila lang nag-invento niya. So, ito po yung Bible versions ni George Lamsa. From the ancient Eastern text, from the Aramaic of the Peshitta. Ayan, pasinin nyo ha. Isn't the Bible written in Hebrew, Old Testament, and ancient Greek in New Testament? Why is INC using Lamsa when it is not translated from the original Bible? So, ibig sabihin, yung translation ni George Lamsa, hindi yun ang sinabi ni Pablo, Church of Christ, hindi yun. Ang sinabi ni Pablo, kung liliwat sa English, Church of God. Yung kanyang, ano, sabi ni Pablo, nabasa natin kanina, Ecclesia to Theou. Church of God, ang sinabi ni Pablo. Hindi sinabi ni Pablo na Church of Christ. Ano, nagkamali si Pablo at itinama ng Aramaic of the Peshitta? Hindi po pwede, kasi original nga, Greek eh. Bakit itatama ng Syriac? Yung pong Peshitta ay Syriac po yan.
no? Salita, sinaunang salita sa Syria. Romans 9:5, the two natures of Christ is mentioned. To them belong the patriarchs, and from their grace, according to the flesh, is the Christ, who is God over all, blessed forever. Amen. So, hindi natapos doon. Si Kristo daw, ayon sa laman, sa pagiging tao, eh galing sa mga ninuno nila, sa kanilang lahi, ha? Sa lahi Israel. Pero itinuloy ni Pablo, ha? Na Diyos na mataas sa lahat, pinapupurihan mo pa kailanman. Sabi, nasa ilalim si Kristo sa kanyang pagkatao, eh, nasa ilalim siya ng batas sapagkat siya nasa lahi ni Abraham, nasa lahi ng mga Israel, doon siya nanggaling. Pero, siya ay Diyos. So, dalawang nature ang ipinakilala ni Pablo. Romans 9:5. 1 Timothy 3:16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. So lahat yan, tumutukoy dun sa God. Yung God naman na manifest sa flesh, He was justified in the spirit. He was seen of angels. Eh, si Kristo yung nakita ng mga anghel, di ba? Pinasamba nga sa kanya yung mga anghel. Preach unto the Gentiles. So, disin po, pinapangaral sa mga hindi si Kristo. Believe on in the world. Sino ba yung dapat panampalatayanan? Ha? Eh, di si Kristo. Receive up into glory. Yung tinanggap doon sa kalulatian. Eh siya, kasi siya yung boba sa lupa at bumalik doon. Muli siyang tinanggap sa kalulatian. Si Kristo yun. So, yung God dyan, eh si Christ po yan. Base doon sa anim, no? Justify the spirit, seal of angels, preach unto the Gentiles, believe on in the world, receive up into glory, lahat yan tumutukoy kay Christ. Diba? Pero yung sinasabi rito, kung babasahin mo, tumutukoy dun sa God na nagmanifest sa flesh. Kaya, yung sa Timothy 3:16, there is only one subject, God, for the six verb predicates. Sa Titus 2:13, nasabi doon, we wait for the blessed hope of the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. So, sino na si Christ? Sino yung darating? Taba? Sino yung hinihintay? Para sa mapagpalang pag-asa ng maluwalhating magpapakita nino? Sino daw yung may maluwalhating magpapakita? Our great God and Savior Jesus Christ. Yung our, tumutukoy sa great God at tumutukoy dun sa Savior. So, one article lang, ito pwede natin ito sabihin na preposition. Pero, kaya ko nabanggit ito, sapagkat kahit naman sa grammar, sabi nito, sa Greek grammar, werkai joins two nouns with only one article, possessive, the two are normally understood as one reference. To, megalo, theou, kai, yung kai is end, no? Soteros, emon, Yesu, Christo. So, our great God and Savior, Jesus Christ. God and Savior, Jesus Christ. Ang tawag dyan, itinuro ni Granville Sharp, isang theologians at kilala sa kanyang panahon, na dalubasa sa Greek grammar, pinahayag na niya na there is a single article, the preceding two nouns of the same case, God, Savior, that are joined by the conjunction. And yung kasi yun, the God yun eh, the God. Yung article doon, hindi nang pinakita doon sa translation, pero kung ita-translate faithfully, yung the God, dapat doon article, the God. So sa Greek kasi, meron the God. No, yung at saka yung our article din naman yun, possessive. Pero sabi niya lang, hindi porke may end, eh dalawa, isa lang yun. Parang halimbawa, pinapakilala ko sa inyo ang ating mabuting guro
at mapagmahal ay na si Mrs. Celia Reyes. Isang tao lang yun, hindi porque gumamit ng end ay dalawa. Kasi pag ginagamit natin yung talatang yan, Titus 2:30 sa kanila, tapos sabihin lahat dalawa yan, kaya nga may end eh. Our great God and Savior Jesus Christ. Dapat, kung dalawa yun, dapat yung our doon, dalawa din. Our great God and our Savior. O kaya, the God and the Savior. Dalawa yun. Pero pag gumamit ka lang ng isang article, the God and Savior, isa-isa lang tumutukoy yun sa ayon sa grammar. Okay?